vlog 1. Magkatulog sa uman. Pagkaon, oh. Budbud daw, Mama Ace. Budbud. Suman. 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 Mama Ace. Dire lang gabili niya dito. So. Oh, indoors lang sa kay Nining siguro. Mga bata, gina. Ay, susbut! Hello! Duluan ako, suman. Oh, sige po. Okay. This day is? Oh, balay. Okay. Oh. Balay ka lang siya. Oo. Oh, dito mga prentita. Hindi na to sila? Atong natulog dito? Kasi sa laki yan, ati, malakat na siya, hindi pa? Hindi. Hindi pa? Ati, himuson ko to. Para i-transfer kong gamit. Na-transfer na, nakahalin. Naglipat na kami doon sa Piyak. Ah, di, mga gamit ako doon. Wala, naging tulo naman ni, ano, ni Tambay. Dito Ram. Ah, ginambalan ko Ram, to. Naging kwa niya man. Hindi naman sila nag-access doon sa cabinet mo. Sila naman dira lang. Ah. Sige. Dito lang sila sa ano. Sige. Naglipat natin kanina. Kanina. Tapos ako nag oo. Tapos nag-gusto na rin yung mga... Dalawang bahay man yun. Assistant ni Kuya at JR. Ah, oh, sige. Yeah. Ah, okay. Sige. Why ka mo kagwa? Imbarahan ta ka mo. Sige lang, ibaman na ako. Ah, okay. Sige. Ay, Dr. Dex. Galing na yun, Dr. Nicolongon. I-regards ko kayo, Dok. Matuto, nagkadabok-dabok ka, Klayo. Retired naman kami. Why na kami sa probinsyal? Ay, upod, galing ka mo. Upod mo? Dr. Magan. Ay. Taga ba nga? Opo, ugar. Amula niya ako, no? Kay tipid. Ay, balik lang ko. Park lang. Dito tayo sa isang lugar na tinatawag na Caesar's Palace, Coral City. Ganun talaga yung buhay.
malungkot. Pero yung tinuturo sa Biblia, mangyayari kung mangyayari. Talagang lisanin natin yung mundo. Yan talaga ang nakasulat eh. If not, hindi natin alam kung anong tama. So ang tama is we believe the cycle of life and death. Dati-dati yung tatay ko sabi niya, may mga medyo sakuna sa family na hindi naman masyado serious. Sabi ng tatay ko, bahala na magkinaunsa, basta buhi. Basta buhi. So my father really appreciate life. I did not expect by age 2022 namatay siya 22 years ago. 88 years old ha? Haba din no. Yan ang nangyari sa kanya, nawala siya. So we cannot rewind back the time except to go forward. Ito ang puntahan natin. Ipang pang-apat na gabi hata namin to dito eh. Kasi mga kamag-anak ni Mrs. yan dyan. Agreda family from Uton, Iloilo. Ang family. Nagbibigil. Malungkot. Sabi ko kanina malungkot ang buhay eh. If we really don't know where to go, well, kahit na ako, pag natulog ako, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala kung magising ako, kung hindi. Sarap ako patulogin. Pag, sampa ng ulo ko sa unan, magbibilang ka lang ng sampo yata, tulog na ako. Wala na. Kahit noon pa nag-anesthesia ako, pagod na pagod oh. 1990. Magugulo pa yung mga bata ko 1990, wala pa si Rambo eh. Yeah, 1991 si Ramboy pinanganak. Tatlo magulo. Nung nag-apat na sila, nandiyan si Ramboy. Kahit pagod ako pagdating sa bahay. Tulog ako. Hindi ko na alam nangyayari eh. Magulo kaya hindi ako nagagalit siguro, hindi naman ako nagugulat. Kasi parang nai-program ko sa sarili ko na bahala na si Lord sa akin. Bahala na si Lord. Ang pinakamaganda kasi naniwala ko na si Jesus Christ ang God. Nalaman siya ng God dahil bakit? Wala siya biological father, Holy Spirit. So God siya. Oh. What is the best or the worst question against that? That you still not believe that Jesus Christ is God. See? Hindi na 'yan matwist. Kahit na anong huli book ang basahin mo, ma-Bible ba, Holy Bible ba, ma-Holy Quran, Virgin Mary pa rin ang pinanganak si Jesus Christ sa Virgin Mary. So, Holy Spirit ang tatay. So, God siya. Kayo, kung Holy Spirit ang tatay mo, God ka rin. Di ba? Ito, may vigil dito. Naawa ako sa family. As if that they don't maybe others cannot believe the what's happened to their Doc. Sir. Good evening. Sunod lang ako, sir. Yeah.
they cannot accept. Ano, kahit na sino, eh, hindi mo malaman. Eh. Lang hindi mo malaman kailan ka matatapos. Assurance is there's life after death. So tama ang Holy Bible. So sinabi ko kahapon, dito rin ako nag-vlog Banday. The Living Testament is us, tayo. We live today. We are still here today. So may mga ninuno na una sa atin, wala na sila. Hanggat siguro ibalik natin doon kay Lolo Muhammad, Lolo Abraham. Hindi naman tayo naging tao kung wala tayong mga lolo. Lola Lolo. Ang masarap kasi, we were assured of heaven, good life. Wala nang diseases, wala nang sakit. Naniwala talaga ako. Among billions of people ngayon, ako siguro ang pinakamasaya. Sa theophany na na-experience ko. Siguro kung may kakambal ako, yung isang kambal lang nakatanggap, maingit ako sa kambal ko. May theophany siya, ako wala. See? Yan, talaga. Baga sa English, special child. Special child tayo. Sige, we go inside na. Ha? Punta tayo doon. Sana ay buksan nyo na yung Holy Bible nyo, ha? Kasi si Papa Bot lang to, eh. Walang kwentang tao. Nagre-remind lang po. Habang ako ay nabubuhay, hindi ako maghinto ng vlog. Pasalamat nga tayo sa Jewish people. Sila naging binto ng Facebook, YouTube, Google, ano pa? WhatsApp, ang dami! Atomic bomb! Sabi, stainless steel yata sa kanila rin eh. Ang dami silang invention, mga bakuna. Bakuna? Anti-polio sa kanila yon. Laser. Oh, kaya may iron dome sila kaysa may laser. Sila nag and pacemaker. Ang dami-daming invention ng Jewish people. Ha? Kaya paulit-ulit ko sinasabi to eh. Kayong mga terorista na nagyabang na ang alak niya ang pinaka-god. Alak ba yun? Hindi ko alam eh kung anong sinong Diyos nila. Kasi para silang lasing. Pag tumira sila, para silang lasing. Walang katinuan, moron. Ano ba? Ano bang na-invento nyo ha? For humanity? Yung matino? Google? Hindi. Gulo-gulo pwede. Yung mga radical Islam, yung mga nag-jihad. O ngayon lang, kahapon, Hezbollah, binumbay yung mga anak, mga bata, mga children sa Israel. Ano ba yun? Sino bang Diyos nyo, pre? Magharapan nga tayo, isa-isa. Harapin ko kayo ba? To stop this craziness. See? God forbid. God bless you. Paala nang si Lord sa inyo. May oras din kayo. Bullet day. Balang araw. Sige. Punta na tayo dun. Huling-huli na tayo eh. Yeah. Bye-bye. Oh. Dami pa nang dumarating, oh. Ayun, jacket na ako. Hindi na siguro ako magdala ng payong. Magpapayong pa kaya ako. Baka lumakas pang ulan eh. Yeah. Salamat sa panonood, ah. Papa Bot to, walang kwintang tao. Walang sinasabi. Papa Bot is nobody. Wala tayong pinagyayabang sa mundo. Ay, vlog ako ng vlog kasi araw-araw. Salamat naman sa Facebook at YouTube. See? Punta na tayo dun. Baka lumakas ang ulan. Dala tayo payong.
hard hat sana, pero baka magtaka sila bakit ako naka hard hat. Pero dyan ako kanina umaga, naka hard hat ako. Naghatid ako ng pagkain. Budbud ba yun? Budbud. Paligurahado na to. Wala akong ibang kuha tayo ng visor. Minsan mainit, kailangan natin ng visor na sombrero. Ay, pasensya na kayo kung sinusubaybayan nyo si Papa Bot kahit maraming mga rabbit trails. Yan, pasensya na kayo. He believed that financial stability came from living within one's means and money and debt. Dolos Cesar was known for his unwavering commitment to his family. He was a dedicated provider who maintained a watchful eye over his children, even into their adulthood, instilling in them the values of hard work, financial discipline, and importance of staying debt-free. He taught his children the importance of business from a young age, requiring them to be perfect in practice. Nolan Cesar's life was a testament to his belief in hard work, perseverance, and dedication. He was a loving father to his 8 children and a proud grandfather to 24 grandchildren. Sinte? Ha? Tatay Sinte? Oo. Ah, si... Tatay Sinte? Mito, toko mo, huwag ka nakakad po sa baloy. Labanaw. Ay. Saan ba? That is even more deeply inspiring. Father Cesar's journey from humble beginnings to becoming a pillar of the community is testament to his extraordinary resilience and determination. May his remarkable life and enduring legacy continue to inspire the audience. At this point of time, let us hear
reading of the scripture to be given to us by one of his granddaughters, Angela May. Of God, chapter 14, verses 1-3. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in God. Gusto niya mag-unite lahat. Ayaw na niya mag-approach yung mga ang kanyang sinilang. Kaya niya. Kaya niya ipunin mo kami lahat. So, nagpunta kami doing because it's birthday niya. Nandit yung sinyalimento yung story niya with the birthday. So again, sa kanya ko nagkamanin, although wala akong father, pero nakita ko sa kanya yung authority at the father love hinihingi ko or hinihintay ko. Kasi yung graduation ko, after graduation ko, mga ako sa Uton, naging family ko si Papa Manuel, si Mama Tini. So, iba naman yun sa kanya. Iba naman yung pag-iba ko sa kanya. So, until now, during that time pala, hindi na sira, hindi na kapag relationships na. Kasi even though I am from afar, he would call me to tell stories. Tapos, pag may spend... Tatay nyo, siya naging lolo nyo, na naging family namin. Tumanong Cesar, you had a good fight. You finished the race and you are accomplished. May you rest in peace. Thank you. Panang Nessie, I love you. Bye, madam. All right, so thank you so much, Miss Mary, for your heartfelt tribute. So this time, let's hear another song from the Knights of the Columbus. Is here another song to be given to us by Mr. Ryan Patrocinio and Jeb Manila. I will be here.
For my yoke is easy and my burden is light. The word
Right, so at this point of time, of course, we recognize the people behind Tatay and I take care of Saia. Of course, we would like to request all the nurses to please stand for you to be recognized. San po mga nurses and mga midwives who took good care of Tatay Cesar. Of course, you deserve a big round of applause. Thank you for your service. Thank you very much. So this time, let us hear a touching tribute from Mr. Doroteo Agreda, Tatay Cesar's brother, who will share his reflections on their shared life together. Dito na lang, Mike. Kung ano ko sa sarili,
kasi ano yung buwan kami sa saktong sa kwan siya So thank you so much, Mr. Doroteo Agreda, for sharing your reflections on your shared life with your lovely brother, Tatay Cesar. So this time we would like to request the attention of everyone.